The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is Doc Ethel inviting everyone to be with us at Pugad Bloggers, Monday to Friday, 7 to 8 in the evening at DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido. Pugad Bloggers! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, ika-siyam ng Abril. At ngayon po ay holiday. Okay? Isa sa dalawang magkasunod na holidays ngayong linggong ito. Ngayon po ay ginugunita, pinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Ating para itong Memorial Day, no? Or National Heroes Day. Yan. Ating ginugunita ang mga magigiting na mga kawal ng ating bansa na nagbigay ng panahon, nagbigay ng kanilang lakas, nagbigay ng kanilang kabataan, ng kanilang mga kakayahan at higit sa lahat. Nagbigay ng kanilang buhay para sa ating bayan. Yan, no? Maaaring ang pagbibigay nila ng kanilang mga sarili ay sa mga araw, sa time ng digmaan, no? Sa digmaan o kaya naman sa panahon ng kapayapaan, ano? Marami ding kabayanihan ang ipinakita ng ating mga kawal, no? The act of helping build up this country, pagka mayroong mga sakuna, may mga disaster, ang ating mga kawal ay duty bound na pumunta sa mga lugar kung saan sila kailangan ng ating mga kababayan para mag-rescue, no? So iyon ay mga kabayanihan din ng ating mga kawal. At hindi lang mga kawal, ang mga tinuturing nating mga bayani, kundi mga civilian din. Ano? Marami tayong mga civilian na tumulong, na ipagtanggol ang bayan natin laban sa kanyang mga kaaway, no? Mga banyagang kaaway at mga kaaway dito sa ating bansa, no? Lalo na sa panahon ng rebellion, okay? Secession, yeah? Mga secessionist na movements, ang ating mga kababayan na tumulong sa pagtatanggol at pagtulong sa ating mga kababayan. So saludo po kami sa inyong lahat na magigiting na kawal at maging mga sibilyan, magiging bayani nating lahat. Okay? Speaking of ating mga magigiting na kababayan, sa social media ay maigting ang usapan tungkol sa mga sinambit ng senador na Tulfo, Raffy Tulfo, no? Matatandaan. Ito ay matagal nang nangyari. Ngunit alam niyo naman, ano, dahil ang senador ay namamayagpag at parang he is on top of the world. Yan. Ay kailangan ding alalahanin na ang mga tao na tinitingala ng marami ngayon ay mayroon ding dark side, no? At ito na nga ay pinapaalala sa atin, ano, mayroong isang manifesto ang mga
miyembro ng sandatahan, lakas, no, na armed forces na kinukondena ang mga actuations ni Senator Raffy Tulfo towards isang sundalo, no. So itong sundalo na to, no, si Kalanog, no, ating ikawal na si Kalanog, ang pangalan Kalanog nga ba, okay, ay namatay, no, namatay sa digmaan laban sa mga rebelde. Ngunit bago ito, no, ay siya ay inireklamo, no, mayroong naging reklamo sa kanya sa kay Tulfo, no, sa, alam mo, mga reklamo, no, sari-sari dumadating sa opisina ni Senator Raffy Tulfo, at siya ay inireklamo dahil apparently yung kanyang girlfriend, no, ay ang kawal na to, sundalong ito ay umurong sa kanyang engagement, no, pakasalan ang kanyang girlfriend, at nagreklamo ang kanyang girlfriend, at tinawagan, no, ni Senator Tulfo ang sundalo, pero nasa kalagitnaan ng operation ang sundalo, no. So alam naman natin na itong mga ganitong usapin ay pwedeng ipasintabi, no, isang tabi, ipasintabi, isang tabi sa future na pag-uusap, no, hindi ito a matter of urgency, no, at hindi ito nagustuhan ni Senator Tulfo, no, at hindi pa siya senador yon, eh. Sinabi siyang, sinabing, senator na ba siya doon? I think sir, 2020 eh, no? Sinabihan na duwag, no? Duwag daw ang sundalong ito, no? Apparently, sa order of priorities ni Senator Tulfo ay nasa itaas, no? On top of the list, itong reklamo ng girlfriend ng nasabing sundalo. At, tinawag niyang duwag, at baka daw manginig at matakot kapag ka nakakita ng kaaway. Ngunit ito'y pinasubalian ng ating magiting na sundalo, at siya ay namatay, no? Binigay niya ang kanyang buhay sa paglaban sa mga kaaway ng bansang ito. So siya ay bayani, no? Something that we have yet to say about Senator Tulfo. Yan, he has to prove his worth as a senator of this land. Alam nyo, si Senator Tulfo ay magaling talagang ano, eh, no? Malaki ang kanyang media clout, ang kanyang social media clout, at nilalapitan siya ng maraming tao dahil ang perception ay makakatulong siya sa mga hinaing na mga tao, no? Siguro, palagay ko ay kasalanan na rin yan ng ating justice system, dahil itong mga maliliit na tao na ito ay hindi agad na pagtutuunan ng pansin at as a last recourse, o kaya sila ay nagmamadali, no? Kala nila shortcut ay pumupunta sila kay Senator Tulfo. Yan. So medyo ang pagturing ni Senator Tulfo sa mga nirereklamo sa kanyang istasyon ay medyo may pagkabrusko, no? Talagang umaani ng mapapait na salita ang mga inirereklamo sa kanyang radio program, no? So talagang ano ba yung tawag doon, swashbuckling, parang talagang swaggering, yan ang dating ni Mr. Tulfo, no? Napakatapang. At isa na sa mga ating naobserbahan, ano, ay ang kanyang actuation towards the PCSO, na noong mga unang araw ay talagang very combative siya, no? At akala natin ay magkakaroon ng malaking overhaul the way that PCSO is running its office, but afterwards we don't hear anything about the case of PCSO anymore. So sana ay maging consistent naman, no, at maging pantay,
at patas ang senador. So ngayon nga, no, ay naging ano siya, no, naging unfair siya sa treatment niya sa sundalo, no, na kalaunan ay naging bayani, kino-consider natin bayani. Yan. Ano kasi, no, talagang sabi nga sa social media and even in mass media, when it bleeds, it leads. Kailangan, you are larger than life. And that is what Mr. Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, is projecting himself to be. His larger than life, no? So ano yung substance ng yung being larger than life? Hindi pa natin alam, no? He's a new senator at kailangan na patunayan ng senador na ang kanyang layunin sa kanyang pagiging senador ay ang maglingkod sa bayan at hindi pang sariling aggrandizement, no? So tingnan na natin sa mga susunod na mga taon kung paano mag-perform ang senator sa kanyang mga duties, no? So maraming ano, no, maraming usapin ngayon, ano, tungkol sa mga flexing, no, katulad ng mga tao na fine-flex ang kanilang mga kapangyarihan, no. Isa na diyan yung bida-bida, ang tawag ng marami, mga bida-bida, no. At recently meron tayong naging viral na storya sa social media na isang treasurer, no, city treasurer ng Mandaue. Ang pangalan niya ay Regal Oliva at siya ay nasa Japan. Nag-trip siya sa Japan. Hindi ko alam kung ito ay business or for pleasure. At siya ay nasa restaurant at bigla niyang tinawagan. Tinawagan niya ang undersecretary ng Department of Tourism na si Miss Elaine Bathan, undersecretary Elaine Bathan. At tinanong niya, no, kung paano mag-Google Translate kasi daw yung menu ay written in Japanese. No, marami nagsasabi na there are subtitles. No? Kumbaga, tayo nanonood ng pelikula. May mga subtitles yung menu na yan. But I don't know the exact reason why. Ang sabi niya, gusto niya i-Google Translate yung menu. So tinawagan niya si Undersecretary na nagsabi na she had to make a recess, no? Ibig sabihin ay hininto ang isang pag-meeting that involves national security dahil lamang gusto niyang i-accommodate ang kanyang kaibigan para magpaturo ng Google Translate. Biro niyo yan, ano? A matter, a subject as big as national security, ihihinto mo dahil ang kaibigan mo gustong mag-flex at gustong magpaturo ng Google Translate. Hindi ba pwedeng i-Google yan kung paano mag-Google Translate? So, yun. Bida-bida, no? So, flexing our relationships with powerful people. Flexing our relationships with people who are highly placed. Ayan, no? So, maano tayo dyan eh? Mahilig tayo dyan eh, no? Kakilala ko si ganito, kakilala ko si ganyan, no? At kung tayo ay mapapasubo sa alanganin, mismong tayo na, sasabihin natin na, hindi mo ba ako kilala? No? So, nakakatawa yung ganun na, hindi mo ba ako kilala? Pag tinanong mo yan, na hindi mo ba ako kilala, ibig sabihin, hindi ka talaga kilala. At you are, in that person's eyes, you are a nobody. No? So that's really courting further humiliation. No? Ikaw na yung nagbigay ng daan para ma-humiliate ka. May mga taong ganyan eh, no? Na kailangan i-regard mo sila na mataas kesa sa ibang tao. Yan, hindi mo ba ako kilala? So yan ay isang example niya. No? Ay merong isang politician na gumamit ng busway at alam naman natin na hindi po pwedeng gamitin, no, ng mga
regular motorists, mga private motorists ang busway. At siyempre, eh, hinuli ng pulis, no? At tinikitan. At later on, nalagay sa news, pero unnamed. Yan, unnamed politician. Sabi ko nga, pagka tayong tayong mga ordinary mortals, mere mortals, ay nahuli, nako, nakabalandra agad ang mga pangalan natin sa dyaryo. Pero pagka mga politician, mga celebrity, no, ay unnamed. No? But it turns out, after several days, it turns out that this unnamed politician who was caught using the busway illegally was none other than hindi ko alam kung mayor pa rin siya ng Narvacan, ano, none other than Chavit Singson. Alam naman natin kung sino si Chavit Singson, no? Pag si Chavit Singson nga ay can bring down a president, as what happened with President Joseph Estrada, no? He was the downfall of President Estrada. Ayan, so, ayun. But apparently, hindi niya ginamit, ano? Hindi niya pinwersab, tinikitan siya, hinuli siya. Hindi ko alam kung talagang tinikitan. But anyway, after several days, ay eto na siya at binigyan niya ng pabuya ng mga arresting officers, no? At sabi niya, that reward, that sort of reward, I think 100,000 pesos, is to encourage, law enforcers in apprehending law breakers, no? Traffic law breakers. So, tingnan natin kung ano yung istorya behind that. But a lot of people are, alam nyo naman, pagka si Chavit Singson, a lot of people are skeptical about that. Ayan, but if his real intention is to encourage traffic enforcers, no, to perform their duty well and good. Pero kung yan ay for future reference, alam niyo na, no, kung for future reference, hindi po maganda. Yan. So, yan, mga flexing ng ating mga kababayan. Alright. So, alright. Meron pa tayong istorya, no? Na talagang kung hindi mo kung iisipin mo, no, on the surface, ikaw ay matatawa, no? So ngayong araw na ito, nabasa ko sa balita na merong dalawang barangay tanod, yan, dalawang barangay tanod na na-hold up, no? Barangay tanod, ah, they're supposed to keep peace in the community, barangay tanod na hold up ng riding in tandem, no? May riding in tandem huminto saan? Sa harap ng barangay hall. Ayan, yung dalawang barangay tanod na katambay sa harap ng barangay hall na hold up ang kanilang cellphone. So what does this reflect? Nakakatawa, 'di ba? Parang the irony of it, no? Tanod na hold up sa harap ng barangay hall. The irony of it is quite comical, quite funny, no? Pero kung tutusin mo, ano na nangyayari, no? Katulad ng sinabi dati ni Senator Emmanuel Pilaez bago mag-martial law, what is happening to our country, General? No? Si General Karingal yan, dun sa mga thunders na dyan, no? Nung siya ay inambush, no? At tinanong niya, General, ano nangyayari sa bansa natin? So, maaaring ito ay insidente lang ng pang-hold up ng cellphone ng dalawang barangay tanod, but it reflects the way that peace and order is maintained in this country. Hindi po ba? Sa maliit na bagay lamang ay hindi natin kayang sudpuin itong mga krimen na ganito, no? At parang so in your face pa dahil sa harap ng barangay hall pa ng hold upan. E paano na lang yung mga malalaking krimen, no? So that is food for thought. Malaki talaga, no? Ang obserbasyon ng maraming tao ay bumabalik ang kriminalidad, no? Ay hindi lang na-highlight
Siyempre naman, ano, ang mass media, ang mainstream media ay alam na natin ang killing ng mainstream media. Killing, hindi yung pagpatay, ha? Yung kinikilingan. Sabi nga nung namayapang ano eh, walang kinikilingan, walang, you know, so, walang pinapaboran. At ang ating mainstream media, no, and some social media pages, may pinapaboran at may kinikilingan. May tinititigan at may tinitingnan. Yan. So, yun po, no? What is happening to our country? And on another front, okay, what is happening to our country with regards to our health services? Okay? Ang aking pong tinutukoy, no, maaalala natin na nang umupo ang Pangulong Duterte, siya ay naglaan ng 100 million pesos kada buwan para tulungan ang mga mahihirap na pasyente ng PGH. Alam niyo po, ang PGH ay ang ating premier government hospital. Diyan po pupunta ang marami, no, karamihan ng ating mga kababayan na hindi talaga kayang magpagamot sa mga pribadong hospital. Yan ang last hope nila, ang PGH. No? At talaga namang these patients are the poorest of the poor. Kaya nang naging presidente, ang Pangulong Duterte, talaga nakita niya yan at naglaan siya ng 100 million a month, no, para sa PGH. Basahin natin, no, kung ano ang sinabi ng director ng Philippine General Hospital ng mga panahon na yon. No? So ito po yung sabi, no, ng director ng Philippine General Hospital na si Dr. Legaspi, no? Okay? So under the Duterte administration, Legaspi notes, Dr. Gap Legaspi, Legaspi notes the challenge facing the PGH management has shifted from the former situation of having not enough to one of efficiently deploying a surplus. Para silang gahol na gahol. Kapos, dati, no? Before 2016, no? Ngayon ang problema nila, no, nung naging pangulo na si Presidente Duterte ay paano nila gagastusin yung kanilang pera, no? Okay? So how to efficiently deploy a surplus of resources to help as many beneficiaries as possible. Now we have money and resources from the Department of Health, from the Department of Social Welfare and Development, and from the Office of the President, and the biggest component of this funding is from President Duterte. We have 100 million a month in funding from Malacañang, and it will be top up if we can finish it. A month, he says, adding the hospital is now reorienting its systems to be able to utilize these resources in stark contrast to the previous situation of constant want. May constant want, laging kapos, no? At nagkakaroon ng kulang sa gamot. Mao-operahan ka, walang gamit. Nung mga taon na nagkaroon ng 100 million naman, tuwan-tuwa po, hindi lamang ang pasyente, kundi ang mga doktor, dahil they would treat their patients properly. No? Hindi na yung mga oxygen ay sanga-sanga. No? Nakikita natin yan sa mga government hospital. Hindi na yung even the anesthesia, bibigyan mo ng reseta ang kamag-anak at pabibilin mo dun sa harap ng PGH. Hindi na po ganyan, ano? Napakaganda po ng servisyo. Halos walang binabayaran ang mga poorest of the poor. The Department of Health also included us in their hospital development plan, and the DSW put their program here. Outpatients get free medication anywhere from 5,000 to 10,000 a month. Biro nyo yan, hindi ka na kailangan, hindi lang yung mga naka-confine, even outpatient, nagkakaroon ng medical assistance, no?
So ayan po yon, no? Nagkaroon ng bagong emergency room, nagkaroon ng malaking espasyo for urgent care. Ang dami po talagang na silbihan ng 100 million na pondo from the President's Fund. That is the bad news is, wala na po yan. Okay? Yan po ay huminto simula nang nag-umpisa ang gobyernong ito. So, halos 6 na taon na namayagpag, no, ang PGH dahil sa kanilang pondo na galing sa presidente, ngayon po wala na po yan. Wala na po yan. Okay? So, meron pa po tayo sa maganda namang balita, no, ay meron pa rin pong Malasakit Center. Natatandaan natin na ang Malasakit Center ay nag-umpisa sa previous government din, and the Malasakit Center served as a one-stop shop for those who are indigent. Walang kakayahang magpagamot. Hindi katulad nung dati, nung araw, ano, pupunta ka sa DSWD, sa opisina ng DSWD, pupunta ka sa opisi sa mga barangay ninyo para magpa-certify, pupunta ka dito, pupunta ka doon. Ngayon po, sa hospital, may mga one-stop shop na magsisilbi sa mga indigents, no? At ito po, no, nung nag-uumpisa ang Malasakit Center, even Congressman Lagman questioned, ano ba yung Malasakit Center na yan? Kanyang pinaghihinalaan na ginagawang political tool. Ngunit siya ay napasubalian dahil later on, no, ginawang institutionalized ang Malasakit Center, meaning ito ay naging batas. At kahit sino pa ang nakaupo kay Presidente Duterte, kay Presidente Marcos, at ang mga dadating pang presidente, ito ay isang batas na, no, ang pagtulong sa mga indigent patients. At ang Malasakit Center ay nasa buong kapuluan na, no? Buong bansa may mga Malasakit Center, unlike before na talagang hirap ang mga pasyente. So that's one good thing, no? Institutionalized health for our indigent patients. Lahat ng hospital. Pero yun nga, no? Sa ating premier hospital na dati ay nakatatanggap ng 100 million pesos a month, wala na ulit, no? So yan po, ano, sinasabi ko lang, no, yung mga pagbabago sa kalakaran ng ating gobyerno, no? So sabi nga, no, palakasan talaga, no, gusto nating mag-flex. Ayan. So ano pa ang ating pag-uusapan? Oh, bago tayo mag ano, no? Bago tayo pumalaot sa ating usapan, atin munang batiin ang ating mga kaibigan na walang sawang nakikinig at nanonood dito sa Pugad Vloggers, no? Salamat naman po at hindi niyo kami nakakalimutan, no? Sobra man ang init ng panahon, ano? Alam ko na marami sa inyo, no, would rather magpalamig-lamig diyan sa labas, no? Pero marami pong nananatiling nanonood dito sa ating maliit na palatuntunan. Okay, so debati tayo. EJ David, Radyo Bandido TV, abangan sa Signal. Yay! So lalawak na tayo, no? Dati, no? I don't know. I think that we're still with the Sky Cable Channel 224, no? Roxanne Costo, good evening sa'yo. Boy Rodica, magandang gabi rin sa'yo. Lacey McField, Chabit, ikaw na yan. Alam mo, talagang sabi nga, si Chabit lang. Ano ba yung parlance ng mga bata ngayon? Sakalang. Chabit ang malakas, no? Okay? Fatima Weni Corbito Corpus, good evening sa'yo. Good evening, Fatima. Leticia Adyong Kamanse, ang mga Pilipino ay walang disciplinary value and virtue. The Catholic education is being questioned. Ano ba ang ibig mong sabihin dito, Leticia? That marami ang
who question sa Catholic education na ito ay maaaring mali. Yan ba ang ano? Sabihin mo nga sa akin kung exactly anong ibig mo sabihin sa Catholic education is being questioned. Now, if it means that a lot of people, even having been educated in Catholic schools, tapos wala pang disiplina, walang mga virtues, yan, no? Siguro, no? Failure. It is a failure of our religious institutions, no? Kung ganito tayong pag-uugali, no? May failure ang ating religious institution, institutions, hindi lang Catholic Church, but other religious organizations as well, no? To instill values. Importante talaga yung values, eh, no? Kung minsan, values get in the religion gets in the way of values, no? Talagang iba kasi yung religion, eh, parang kumisan ay mga ano ba to, mga pageantry and mga alam niyo yon, hindi instead of mga traditions na lang, mga customs, mga piyesta-piyesta, no? Pero yung mga virtues na kailangan natin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, pakikisalamuha sa ating mga kababayan para magkaroon ng kapayapaan and harmony, eh hindi natin natututunan. Huh? Alright. Sabi ni Edna De Leon Yutado. Edna De Leon Yutado. Yutad ko. Eh, ayaw kasi magsalamin. Tuloy-tuloy kaya ang bigay ngayon sa PGH? Hindi na nga po, tulad na nasabi ko, hininto na po ang 100 million a month na pagbibigay mula sa presidential fund sa PGH. Saan kaya napunta yung 100 million na yun? No? Kung dati eh kayang ibigay, bakit ngayon hindi na po pwede? No? Sa malaking katanungan, Leticia Ajong Kamanse, humanity crisis in civilization process. Okay. Oh, nakakalimutan na natin ang ating humanidad. Yan. Because of civilization, no? Mas technologically advanced tayo, cellphone, kung ano, no? Dati hindi mo makausap ang mga malalayo sa iyo, pero ngayon, the world has become one big global village. Pero no? Tayo ay nagkakawatak-watak pa rin. Nagkakalayo-layo ang ating mga damdamin. And we are emotionally distant, no, from each other. No? Siguro, okay. Bangag nga lahat except the few. Okay. Well, yeah. Well, you know, referring to bangag, no, drugs talaga is one big menace, no? Hanay yan ng mga plague and pandemic, no? Drugs, no? Ay talagang can kill a lot of people more than world wars combined. Panisad and true, ano po ang status ng PGH, present administration? Hindi ko po alam, no? Basta ang alam ko po, ano, na mismong isang senador po ang nagsabi sa akin na talagang hininto na po, no, ang funding, 100 million funding. Fatima, oh, sad naman. Where is the word continuity? Ayan na nga, eh, no? Alam naman natin na marami sa atin ang bumoto, no, dahil sa pangako ng continuity, continuity ng service, continuity ng mga projects, continuity ng mga polisiya ng gobyerno, foreign policy, no? The war against drugs, yan, ano? Kaya talagang tayo ay nanalig na may continuity. Pero sad to say, ano, ay talagang malabo na yung continuity niyan. Even unity, talagang wala na ang unity. Ayan, yung mga basihan natin, no, ng ating pagpili ng leader. Continuity and unity, wala na po. Tayo ay nakon. Ayan, yun na lang po, nakon. We were conned. Ayan. Doraemon, massive erection. Nabasa ko sa baba. Ikaw talaga ha, Doraemon. Okay.
Leticia Adjong Kamase, insulto sa lahat ng mga magulang and sa namatay para sa bayan. Ayan, siguro yung sinabi ni Ginoong Tulfo laban sa isang sundalo. Sana magising pa ang matitino. Well, ako po ay nananalig na sa ating bayan ay marami talagang matitino na may talagang pag-ibig sa bayan. No? Kaya nga lang, no? Ay kung minsan sa ating mga sarili ay tayo ay may mga self-doubt at tinatanong natin, napakaliit ko naman. Ako ay nag-iisa lang. Ano ba ang kaya kong gawin? Bayaan na natin sila na mga politiko na malalakas. Wala tayong laban dyan. Yun po eh, no? Ang demokrasya po ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasama ng mga maliliit. Huwag niyo pong kalimutan yan. Aha, magandang gabi, sabi ni Beltran Griego. Si Miguel Biatingo naman ay nagpadala ng 5 stars. Ayan. Okay. Salamat. Oops. RJ Tulio, kudos po sa inyo. Okay, maraming salamat RJ sa ating maliit na pamamaraan. Ay sana ay na-inform natin ng ating mga kababayan at napupukaw ang ating mga diwa at damdamin sa mga kagalawan, sa mga kaganapan sa bansang ito, no? At hindi lamang 'yon, ano, sa pag may impormasyon, ay kung tayo ay may kakayahan ay do our own part, no? Do our own part in helping this country. Ayan. Eh mga maliliit na bagay, yun lang, hindi ka magtapon ng basura sa daan eh. Malaking bagay na yan na pagtulong sa ating bansa eh, no? Civic duty natin yan to maintain cleanliness of our environment, to protect our mother nature, no? Okay, Alan Borason Macario, good morning from North Toronto, Canada. Ayan, from the Western Hemisphere, ibang time zone. Good morning sa inyo dyan sa Toronto at sa iba pang bansa na nandyan sa West. Ren Sarsaba, magandang gabi po. Watching from Abu Dhabi. So Ren, anong oras na dyan sa Abu Dhabi? Huh? Alright. So, yun. No? Isa pang pinag-aaksayahan. Pinag-aaksayahan ng panahon. Okay. Ay ang laging yung ano, no? Talagang sinusulsulan, ano ba to, egging on the vice president, no? Ano daw ba ang opinion ng vice president regarding the foreign policy ng bansang ito? Ano daw ba ang opinion ng presidente sa pagigirian sa West China Sea? Sa South China Sea. Ayan tuloy, ano? O West Philippine Sea, o South China Sea. Ano daw ba? Bakit daw hanggang ngayon ay walang sinasabi ang presidente? Kayo naman, sinabi na, paulit-ulit na. Okay, at ayaw niyang tanggapin. But ito talaga ang dapat na gawin ng vice president. Walang opinion, dapat walang opinion, walang bearing ang opinion ng vice president sa foreign policy natin. No? Kesa China, sa Amerika, Russia, Iran, Iraq, Israel. Kasi the sole prerogative of directing, of charting our foreign policy is with the president. No? Eh, kung sinabi ng vice presidente, ay, ako ay agree diyan sa ating saber rattling, talagang kailangan natin na bakahin ang China. Eh, sasabihin nyo, ayan, oh, nag-aaway na, no? Pag nagtutunggali na yung mag-ama kasi magkaiba ang kanilang opinion tungkol sa South China Sea and China. Pag sinabi naman ng Vice Presidente na ako ay hindi sang-ayon, sabihin nyo, eh ano ba, pakialam mo? Diba? Talagang dinebate niyo ang presidente eh. No? Damn, she'll be damned if she does.
and she'll be damned if she doesn't. No? So, pero pakialam ng Vice President dyan sa South China Sea, eh hindi naman niya role yan. Ang role ng Vice President ay maghintay hanggang ang President ay hindi na kayang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang Presidente. Yan lang. No? But you see, also, as being Vice President, yan ang kanyang role. But the Vice President is concurrently the Secretary of Education. And that is where she is focusing her energies. No? Nakita nyo naman, maraming mga silid-aralan na ginagawa ngayon, school buildings na ginagawa. No? So, mga catch-up programs ng Department of Education, yan ay mga dapat pagtuunan ng pansin ng Department of Education Secretary. At hindi yung mga walang katuturan na pagtutunggaliin nyo kung sino man ang mga politiko. Intriga, intriga, intriga. No? At isa pang intriga, eh, di umano, no? Na marami nang nagre-rebelde na mga vloggers, no? Dahil nagre-reklamo daw at sila ay hindi na nababayaran di umano, no? So ang tanong natin, eh itong mga ano na to, ano ba, saan ba nanggagaling ang pinangbabayad sa mga supposedly vloggers na ito na ini-employ ng PCO. Ganun daw eh, no? Na nakikita natin sa social media di umano na ang PCO is employing vloggers, no, to defend this government. Something that was unheard of during the previous administration, ano? Hindi na nga nagbabayad ng mga vloggers, no? Eh maniwala kayo at sa hindi, no? Eh ni isang kusing, no? Singkong duling ay ang mga ako po, no? Gawin na natin personal, ay ni Singkong duling ay hindi ako nakatanggap mula sa PCO o sa presidente man lang. Eh pinakain kami, no, ng dinner sa Malacañang at yung mga iba pang mga parties na Christmas party, pero tahasan kong sinasabi na sa mga vloggers po ay walang ginastos ang Malacañang para siya ay ipagtanggol. Kita nyo naman, wala na sa poder yung mama, no? Pero yung kanyang trust rating, yung kanyang approval rating ay nananatiling mataas. Eh saan kukuha yung mama ng ano ng pambayad sa mga vloggers, no? Mataas pa yung trust rating, no? Hindi niya kailangang, alam nyo, kung ikaw ay magaling na leader, kung ikaw ay kakaiba, no, sa lahat, no, ikaw ay game changer, no, at ina-appreciate yan ng mga tao, eh, hindi na kailangan magbayad, talagang you will be beloved by your people, no? Hindi na kailangan ng mga cheerleaders na ipagtatanggol ka pa, no? Kahit wala ka na sa opisina, for free, no? So, balik tayo, no? So, ano nangyayari dito sa mga kumakalat na usapin, no? Ng mga bayarang vloggers, no? At paano sila binabayaran. Tingnan natin, no? Kasi, lagi nilang dinideny na merong ganyan, eh, no? May mga troll farms, no? May mga troll farms. Tingnan natin how this whole thing will go down in the end. Ayan. Ano talaga, no? Masalimuot talaga. Talagang politika, no? Politika is all about promotion. Self-promotion. Promotion sa mga in form of favorable service. Ayan, so mga survey-survey na yan sino-survey na ikaw ay mataas ang approval rating, mataas ang among the possible candidates, kung ano ka nakaranggo at kung sino ang ilang percent ang nagsasabi na ikaw ay iboboto. No, maraming survey talaga, no? But kung anong mga survey ang credible, eh hindi natin kailangan nating suriin, no? May mga survey kasi na ino-order, no? Ano ba tawag dito? Kino-commission ng mga politiko, no? At pagka, syempre, no? Pagka kino-commission mo yung survey, eh po pwede magkaroon ka ng
influence the way that the questions are asked, no, that are favorable to you. So, syempre, lalabas ka na mataas ang ranking mo sa survey. Yan po, no? So, mga surveys, hindi na para sa uncover ang truth, malaman natin ang katotohanan, kundi it's one big PR, no? Public relations event, yung mga surveys na yan. Naalala natin, ano, noong mga nakaraang election, no? May mga sobra-sobrang taas ng survey, pero ng rango nila sa survey, pero noong pagkatapos ng eleksyon ay kokonti lang ang mga boto na natanggap. So, yan. No? Kailangan very discerning tayo dyan sa mga survey na yan. Hindi lahat ng mga survey ay legit. No? Meron pa nga mga fly-by-night na mga survey companies. Eh, no? Talagang PR lang, hindi talaga survey. Ayan. So, alright. Eh, meron pang isa pa sa mga balita, no, yung sa apartment 4C. Ayan. Tingnan natin. Nice, final words na daw. Okay, sorry. Sa susunod na kabanata na lang yung apartment 4C na yan. At ang PIDEA agent na nagsabi, oo, meron yung ganyan na dokumento at hindi yan AI. Sa susunod na kabanata ay malalaman na natin siguro as the story unfolds, as the days go by, malalaman natin ang katotohanan dyan sa apartment 4C na yan. Meanwhile, ay napakainit po ng panahon, no? Hydrate. Ayaw natin na ma-overheat ang ating katawan, no? Para po yung engine na mag-meltdown ng radiator, baka tayo tumigop. Hydrate. Yan lang po, ano? Magandang gabi sa inyong lahat ngayong Martes at antabayanan ng mga susunod na mga programa dito sa DZRJ at abangan din ang mga tagapugad vloggers araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi at salamat sa panonood. Good night! Pugad vloggers, ang kurap titilisin, sa loob sa bayan wawalisin, walang sasantuhin, ang saya-saya nakakabaliw, kasama natin ang tropa. Pugad vloggers. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.